갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. Ang nakaraan, sa pagpapatuloy sa ikalawang bahagi ng The Romantico Lover Story sa pinamagatang Tilang Ikaw. Nakahiga na ang lalaki at wala nang saplot sa katawan nito, tanging maliit na puting tuwalya lamang ang nakatakip sa maselang bahagi ng katawan nito. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin at alam ng lalaki na hindi sanay ang dalagita sa ganong karakaran kaya napangisi ito. Mabilis namang bumalikwa sa pagkakahiga ang lalaki at sabay hablot sa braso ng dalagita. Pinagapang niya ang kanyang kamay sa kumurbang katawan nito. Nangangatal siya sa takot at pilit niya inaalis ang mga kamay sa paghagod sa kanyang murang katawan. Amoy ng alak at sigarilyo ang umaalingaso sa bibig at sa katawan ng lalaki. Huy, hawag po! Pagmamakaawa niya. Aba, binayaran na kita kaya napagserbisyohan mo ako. At mabilis na iniga ng lalaki na halos mga talangatal sa dala ng kanyang kapusukan. Nagpaubaya na lamang si Elisa. Tanging luha lamang at pagkaawa sa sarili ang nararamdaman niya sa oras na yun. Napasadlak siya sa isang sitwasyon na ang tanging hanggad niya lamang ay makasama niya ang kapatid na si Kian. Paano siya makakaalis sa sitwasyong ito? Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya sa oras na yon. Halos madaling araw na nang naubos ang mga customer ng gabing iyon, agkatabi sila ni Aling Amor sa isang maliit na katre na nilagyan lang ng manipis na foam upang magsilbing proteksyon sa lamig na dulot ng pinagtakpi-takping plywood. Alumpihit siya sa kanyang kinahihigaan at makanakanakang humihikbi siya ng pag-iyak. Di matiis ni Aling Flora ang nangyayari sa talagita. At tinawagan niya ang kanyang pinsang si Laika na siyang tutulong upang makatakas ito. Miingat nilang pinalano ang pagtakas ng dalagitang si Elisa. Elisa, pag may pagkakataon ka bukas, habang kumakain ng dalawang gwardiya, magtatapon ako ng basura. At sasabi ka sa akin pero tsakin natin na walang makakaalam nito at walang makakakita ha. Mag-iintay ang pinsang kong si Laika sa labas para maitakas ka. Handa mo ang sarili mo bukas. Iwan mo na ang bag mo at maglagay ka na lamang ng kaunti mong mga damit para mailagay natin sa plastic ng basura. At nang di tayo mahalata. Ang pagpapaliwanag ni Aling Flores sa dalagita. Kinaumagahan alas 9 ng umaga, gumising ka na Elisa. At magkape ka muna. At nang mainitan ang sikmura mo. Salamat po, Aling Flor. At napayakap ang dalagita dito. Basta mamaya, alas 7 ng gabi, sumunod ka na sa akin. Pagdala ko na ang basura at papakainin ko ang mga gwardiya. Okay ba? Maliwanag na ha? Mag-iingat ka. Mabait ang pinsang kong si Laika. Ang pagpapaliwanag ni Aling Flor. Salamat po uli, Aling Flor. At muli siyang napayakap dito. Lumipas ang ilang oras at nakapaligo na ang lahat ng babae at kumain na din sila ng hapunan. Ganun lagi ang rutin ng mga tao dun. Maya-maya, nang matapos ng kumain ang mga babae, ay sumunod namang pinaghandaan niya ang dalawang gwardiya ng bahay. Senyalis na ito ng pagtakas ng dalagita. Nililikom niya ang mga basura para dalhin sa labas. Hawak na din ni Elisa ang plastic ng basura na may lamang tamit niya. Kung masito man si Elisa, ay kunyari basura ang dala niya. Maingat nilang binaybay ang pasilyo. Tumaan sila sa gilid ng mga sirang sasakyan ang samabuksan na nila ang gate. At sa di kalayuan, ando na ang pinsan ni Aling Flor na nag-iintay sa kanila. Mag-iingat ka ha? Sige, lumakad ka na. At mabilis namang bumalik si Aling Flor sa loob ng bahay. Nagkasalbong si Aling Flor ang dalawang gwardiya na katatapos lamang kumain na nakikipagbiroan pa sa kanya. Samantala,
Sakay na si Elisa ng motor na kasama niya si Laika na pinsan ni Aling Flor. Ilang taon ka na, iha? 16 po, ate. Ang bata mo pa pala. Paano ka nakarating sa ganong trabaho? Ang sunod-sunod na katanungan sa kanya na nagmamanehong babae. Sumama po ako sa isang bakasyonitang galing sa amin. Doon po sa Iloilo. Sa agustuhan ko pong mahanap ang kapatid ko at mapangakuan po ako ng trabaho ay sumama po ako sa Manila. Ulilang lubos na po kasi kami at minamolestya po ako ng tiyuhin ko kaya po napagpasyahan ko ng sumama at gusto ko na din po mahanap ang kapatid ko. Magkasama na kami. Naantig ang puso ni Laika sa tinura ng dalaga. Maya-maya pa ay dumaan sila sa isang makipot na eskinita. Maraming tao sa lugar, kahit 10 oras na ng gabi, ay marami pa ding mga bata na naglalaro sa kalsada. At isang tindahan ay may tumpok na mga kalalakihan na tumatagay doon. Psst! Psst! Ang pagsitsit sa kanya ng isang lalaking may hawak ng bote. Laika, maganda yung kasama mo ah. Ah, pamangking ko ito. Hindi talaga tol. Ang mabilis na wika niya sa lalaki. Isinauli nila ang motor na hinirim niya sa kapitbahay at tumuli na din sila sa maliit na kwarto na inuupahan niya. Pasensya ka na dito sa bahay, Elisa, ha? At maliit lang ito. Pero safe ka dito. At mababait na mga kapitbahay natin dito. Walang pakialaman. Kumain ka na ba, Elisa? Opo, ate. Kanina kumain na po ako. Ate, baka may alam po kayo na pwede kong mapasukan ng trabaho. Tamang-tama. Naghahanap ng kasama sa karinderya sa may baklari yung kaibigan ko. Baka gusto mo dun magtrabaho kung okay lang sa'yo. Opo, kahit ano po, basta pong mapapagkitaan ko. Hayaan mo bukas din, sasamahan kita doon. Sige, ako'y lalabas muna at magtatrabaho. Ilak mo yung pinto ha. Isusi naman akong dala. Ito nga palang higaan mo. Pasensya ka na ha. Inabot niya ang folding bed at isang unan at kumot. Kung magugutom kami pagkain dyan, ang bili ni Laika at nagmamadaling umalis na ito. Kinaumagahan ay maaga siyang nagising at kinaulaunay sinamahan siya ni Laika sa pwestong karinderya ng kanyang kaibigan. Nabigyan ng trabaho si Elisa bilang tagaligpit at paminsan-minsan ay nagsisilbi din siya sa mga customer na kumakain doon. Tumagal siya ng 3 buwan sa ganong trabaho at natutunan niya din na mabuhay sa Manila. At minsan may mga pagkakataong tinatanong niya ang pangalan ni Kian at di niya masabi kung ano ba ang apelyido nito. Subalit ni walang isang makapagturo kung nasaan ito dahil sa laki ng Manila at kulang sa mga pagkakakilanlan. Maayos na sana ang trabaho niya sa karinderya, subalit sinubok muli siya ng tadhana. Nasunog ang lugar kung saan siya nagtatrabaho at nadamay ang karinderya na pinagtatrabahuhan niya. Ilang araw na din nawala siyang trabaho at tigil lang siya sa bahay ni Laika at di niya natatanong kung ano ang trabaho ni Laika. Dahil tuwing gabi, umaalis ito at madaling araw nang umuwi. Minsan isang hapon at naghahaponan sila. Ate, may pamilya ka na ba? Meron akong isang anak, babae, nasa probinsya. Anak ko sa pagkadalaga. Ah, nasaan na po yung asawa nyo? Ang dagdag at tanong ng dalagita. Ah, wala na, naano lang ako. Ang daretsang sagot sa kanya ni Laika. Kaya eto, mag-isa akong bumubuhay sa kanya. Kasama ng mga magulang ko sa probinsya ang anak ko. Ganun po ba? Baka pwede niyo po akong ipasok sa trabaho niyo. Natigilan at namula ang mukha ni Laika sa tinura ng dalaga. Ah, baka di mo kayanin. Masyadong bata ka pa. Pag may alam akong ibang trabaho na sa tingin ko'y kaya mo, sasabihan kita agad. Sige, alis na ako ha.
Gabi-gabing umaalis si Laika papunta sa sinasabi niyang trabaho. Sexy lagi siya manamit, naka-makeup at lipstick lagi ito. Minsan ginabi siya ng uwi at sa di kalayuan sa kahabaan ng may abinida malapit sa isang bangko at napansin niya na nakatayo doon si Laika. Lalapitan niya sana na may biglang pumaradang pulang kotse sa tabi ni Laika. Nakipag-usap ito at maya-maya ay sumakay na ito. Di niya nagawang lapitan ang kaibigang si Laika. Dumaan ang isang linggo at wala pa din siyang mapasukan trabaho ay kinuwento niya kay Laika ang minsang makita niya ito sa may kanto ng abinida. At di na nagawang magsinungaling si Laika. Ah, ganun ba? Puta ang trabaho ko at nagpapapikap ako. Ang walang kagatul-gatul na salisay niya. Ito lang ang tangi kong alam na trabaho na madali kong mapapakitaan. Bukod sa sinusuportahan ko ang anak ko, ay sinusuportahan ko din ang may sakit kong kuya. Matatanda na din ang mga magulang ko at hindi na sila makapagtrabaho. Maligid-ligid ang luha na wika ni Laika. Sa totoo lang ayaw ko ng trabahong ito pero wala akong magagawa, ito ng kapalaran ko. At yakap ng dalagita si Laika na nooy lumuluha na. Makalipas ang isang linggo at pagkainip, isama mo na ako sa trabaho mo Ate Laika. Please ate, pagmamakaawa ni Elisa. Sige, tingnan mo muna at pag-aralan kung masisikmura mo ang ganitong trabaho. Pero kung ayaw mo, ay malaya ka namang humanap ng ibang trabaho dahil bata ka pa. Noong gabing yun medyo maulan ang panahon ay sumama si Elisa sa kaibigang si Laika. Nakikita mo yung mga babae na parang may iniintay na nakatayo sa kabilang kalsada? Ang pagsasalaysay ni Laika. Sad talaga. Ganun ang gagawin mo. May lalapit sa'yo doon. Pag nagkasundo kayo sa gusto mong presyo, kukunin ka at ibibigay mo ang serbisyo mo. Naisip niya na walang pinagkaiba sa trabahong tinakasan niya noon. Maya-maya, may mga kababaihang nagmamadali sa pag-alis. May parak! Ang sabi ng isang nagmamadaling batang babae. Tumakbo ko na, Elisa. Magkita na lang tayo sa bahay. Ang pahiyaw na wika ni Laika. Umaan ang buwan ng gabing yaon at biglang tumigil sa kanilang harapan ang sasakyan ng mga pulis. Tumakbo ka na, Elisa! Ang hiyaw ni Laika. Di na nagawang makatakbo pa ni Laika sa ganong pagkakatayo. Pinusasan siya ng mga pulis at isinakay sa sakyan kasama ang ilang mga babae na katulad niya ang trabaho. Samantala, nakatakbo si Elisa sa isang eskinita. Madilim ang paligid at basa na siya ng malakas na ulan. Tatawid siya sa kabilang kalsada nang hindi niya napansin ang kotseng paparating sa kanya. Natulos siya sa kinatatayuan at silaw sa ilaw na paparating na sasakyan hanggang sa dimakayanan ng preno mapatigil ito dahil sanhin ang dulas na kalsada, sanhin ang malakas na ulan. Nahagip ng bahagya ang bewang niya, bumagsak siya at nagpaikot-ikot sa basang kalsada. Mga karomantiko, masasaktihan nyo ang karugtong na ating kwentong pag-ibig sa ikatlong bahagi ng Don Romantico Lover Story sa pinamagatang Tilang Ikaw. Salamat po.